Matapos maaksidente ang isa nilang tren sa EDSA Taft Station, nagpatupad na ng speed limit ang MRT. Iwas aberya raw ito habang nag-upgrade sila. Pero mga commuter, nagtitiis naman sa mahaba pang pila. Narito ang aking report. Mahaba na naman ang pila ng mga pasaherong sumakay ng MRT sa southbound ng North Avenue Station. Pahaba na ng pahaba, ay palala na ng palala. Sana nga, mas mabilis na para halos inaabot na kami ng isang oras ng pila. Sana naman mag-improve yung pila, if ever. Tsaka sana hindi na ganito kahaba kasi hindi kami yung nahihirapan eh. Sabi ng MRT, tiis-tiis daw muna habang hindi pa tapos ang kanilang upgrade. Ang magandang balita naman daw, wala pang naitatalang major breakdown o malaking aberya mula nang ipatupad ang 40 km/h speed limit sa Line 3 noong Miyerkules kasunod ng aksidente sa EDSA Taft Station. Bago kasi gawing 40 km/h ang takbo, araw-araw nagkakaaberya sa linya. Sa train kasi, when you speed is a very big factor. When you reduce speed, ang daming dynamic stresses that get reduced. Sa rolling stock, sa relays, ang dami. Even sa power. Yung kain ng power iba kaysa sa mas mabilis. Ang 40 km/h na takbo sa MRT 3 ay pinantay lang sa kasalukuyang speed limit sa LRT Line 1. Ang LRT Line 2 lang ang tumatakbo ngayon ng 60 km/h dahil mas bago ang rail system nito. Sa oras na matapos ang mga nakalinyang upgrading program ng MRT at pati na rin sa LRT Line 1 sa susunod na taon, pwede na raw gawing 60 km/h ang takbo sa lahat ng linya. Hindi lang kasi yun, ano, yung mga bagon, mapalitan yung mga relays at signaling, yes. Even up to 60,